Why not? Welcome to the Powerful Comics Man Podcast. Ito, mabay, magpa-podcast kami nang nakatayo. Kasama ko si... Teka, paano ba ito? 1, 2, 3. Ayan. Kasama ko si Mel Kasipit. Hello, comics people. Nasaan tayo ngayon, Mel? Nasa Philippine International Comics Festival sa Podium Mall. Yeah, level 6. Ito, kasama na natin sila. Ang pinag-uusapan niya dito. Wala talaga sila itong alam sa intriga. Ano pang nangyayari dito? Kasi mainit ang usapan mo. Ano? Alin? Mahal ang papel. Tapos mag-print pa kami, tapos bibili pa kami table. Tapos? Mahal. Tapos pag digital na, pipiratahin ka lang. Ang hirap pag-comics. Gaano ba kahirap mag-comics? Nagko-comics pa kami. Ilang comics nang na-i-publish mo, ano? Gio? Ako? Yung omnibus na kagad, di ba? Volume. Eh, kung may office ka, doon ka mag-print sa office nyo. Ito si... sa office ka, malaki ang mukha ko, Gio. Office supplies. Pero ito, si... Ano? Alam ko nagko-comics pa itong mga tao. Pero ito talaga legit na komikero, si Jay Ignacio. Ako baguhan lang ako. Writer. Ito mga seniors ko, mga veterano ko. Actually, mga veterano talaga. Ano nga ang comics ni Sherry? Pero ano siya, pero yung ang kakulab nito ay pinakamatindi sa lahat ng Pinoy comics. God dear! Parang wristwatch na plastic. God dear! Wristwatch na plastic. Wristwatch na plastic. Hindi kasi pwede banggitin yung brand eh, di ba? Pwede ba? Pwede. May podcaster na God tier ang tawag niya sa Casio. Ah, ganun? Oo, hindi naman nasisira. Pero puro luxury watch yung ano niya, yung binablog niya. Si Jay Ignacio. Eto si Mel. Bakit ka pa lang ulit naka, ano? Nakabarong. Barong? Ano kasi, sa day one, Filipiniana dapat dito sa Pico. Pero bukas nandito ka ulit. Oo. Di ba? Oo. Amerikana na. Wag na. Chinese. wag na natin pag-usapan yung mga convention. Pag-usapan na lang natin yung mga mga intriga sa comics. Ano ba mga intriga sa comics? Alam mo ba? Oh, yan. Girl. Ang naka-imbento ng unang-unang comics sa mundo. Sino? Pilipino. Nako, Pinoy Pride. Ang initial ba niyan ay JR? JR. Jun Rosales. Jun Jericho Rosales. Ninuno ni Jericho. Grabe, pero hindi na tingin mo gaano ka alam ng mga Pilipino yung tidbit na yun. I think ano naman, marami naman nakakaalam na dahil binoblog nila Ambit. Oo. At saka nila Xiao Chua. Or may ginawa ba siya? Basta the local historians. Mm-hmm. At least na proliferate yung balita na yun. Yung trivia, no? Dati kasi trivia lang talaga yun. Kailan ko lang, college na ako, nalaman ko yun eh. Kung hindi ko nakilala si na Jerry, hindi ko malalaman yun. Ano, ano. Diba? And you are, sir? I'm Dr. Carlo Jose Sanjuan. Ha? Dr. Carlo Jose Sanjuan. Uy, doctor! Ay, kung ba yung sa Carlos ko? Yes, sir. Si Carlos. Oh, ito pala yun. Meron pagkasama galing sa hospital. Oo. Oh. Pwedeng, Arinola Mugs. Pero looking at this place, dito na nandito sa gitna ng isang Philippine Comics Convention, 'di ba? From Jose Rizal to this, how happy are we? Really? Wow. We've gone through waves of nagkaroon ng industriya, humina yung industriya, and we're trying to rebuild it. Mm-hmm. We've experienced a resurgence of independent comics creators in the last maybe 10 years or a little further back. Yes. You've had golden and silver years too. Oh, yeah. Maybe you get it. So, it's exciting. Mm-hmm. It's exciting. It's a different scene, but it's exciting. Mm-hmm. And
it's ano eh, makikita mo yung innovation nung kanina nagtitingin-tingin ako ng mga comics niya, may mga gumagawa ng mga micro comics eh. Diba? Mga micro comics parang TikTok ng comics, kumbaga. Kasi there yung idea nila is nowadays is the time for shorts, 'di ba? Mga reels, mga ganyan, mga micro content. Tapos why not apply the concept with comics? Diba? Para sa akin ang pinaka-enduring part pillar ng Philippine comics. Oo. Yung mga cartoonists. Oo nga. Yung mga yan. Eto, yan. These guys. Oy, pillar ka daw ng ano, ng mga Philippine comics. Oo, ako si Pilar Pilapil. Sa dulo, si Paul Medina. Si Paul Medina. Most enduring figures in the industry. Oo, di ba? And most prolific, di ba? Oo. Pero it's, tama nga eh, di ba? Na parang yung most of, hindi, I don't know pala. I don't know if you would agree na parang yung comics na yung mga cartoonists are a little bit overlooked compared to let's say people like Jim Lee, like Alex Ross. Well, ano, magkaiba yung audience, I think. Uh-huh. But I don't necessarily think na overlooked po. Pero definitely mas popular sa masses yung ganyang style. But if you look back, there was a time na yung the newspaper cartoonist, yung mga stripper, yung rock stars, sila yung nakakapag hindi na kailangan magpa-reserve sa restaurant. Sila yung unang sinaserban. Si Jim Davis. Ito yung ano pa, yung mga 1930s to 60s. Ah, yes. Kasi sila lang talaga yung ano eh. Kung sinayang mong cartoonist ka, iba ka. Comics. The art form was born out of the journalistic the newspaper but tradition. Sila yung ginagay sa TV ganun, sila yung mga game show, sila yung yata no. Pero but when you say you know high art quote unquote ng in comics, di ba? Pero I suppose hindi rin, no? So kasi let's say sina Eisner, hindi naman sila graphic novelist din. Pero we're talking about American comics na pala. Pero tingin ko nag-evolve na rin sila kasi yung limaw yung spirit naman dati, yung comics naman niya, more on strips eh. Uh-oh. Tapos naging nag-evolve na lang siya sa naging long-form comics na siya. Which is similar in ano, yung kung sa US nagsimula yung mga Marvel at DC sa newspaper and magazines. You can see the same in Europe. So France and the Franco-Belgian. Karamihan yung mga cartoonists doon or yung mga galing sa newspaper, sila yung naging founders ng bagong publication, magazines. Like Tintin, diba? Tintin started para yung newspaper comic siya. Asterix. Asterix, oo. Kaya di ba yung format ni Asterix, di ba? Bilang square-square, tapos bilang bullpager. Ginagamit na namin sa kanya. Bazooka-chewing. I love yung sa chewing gum. I love it. Siguro, I suppose, just like what happened with Marvel Comics, na nagsimula sa parang mga pambata, and then it evolved to let's say, Kingdom Come. Pero actually, Marvel Comics, nag-stretch ang sila nakikater sa bata eh. Sa sundalo sila nakikater eh. Yun yung target market talaga yung mga sundalo. Kaya din mo, Art of America, magpaano ka ba ng pambata ng gera, may gera na nga kayo. Tagal pa lang short form. So, siya yung, ano niya, yung target talaga ng comics media. Start sila sa adult, tapos nag-evolve na kasi yung mga bata may... Meron ako ng mga compendium ng Buck Rogers. Nagaling newspapers. Mm-hmm. Yung mga newspaper, ano nila, appearance, pages. Mm-hmm. O yun yung kinompile. So, malaking book siya. Tapos yung mga... Flash Gordon. And so, these were pre-World War II stuff. Tsaka sobrang sci-fi, no? Oh, sci-fi. Pag ngayon, pag nag-sci-fi ka ngayon, kailangan medyo ma-explain mo scientifically. Pero di ba dati, pag sci-fi lang talaga. Sobrang out of this world. Out of the, yung mga ideas nila. Pero ngayon, pag nag-ano ka, kailangan medyo
May magpa-fact-check na sa'yo. Kailangan may fact-check na. Ganito dapat. Sign by guy! Doon nagsimula siguro yung superhero template. May hero na... Pero wala, hindi pa siya, wala pang term. Hindi pa siya term nun na superhero. Mga Dune, di ba? Ganun-ganun ka natatandaan. The Merciless. Oh, yeah. may pagka-classical pa eh. Parang you can track pa yung progression from Lord of the Rings, di ba? To modern storytelling, di ba? Tapos to Mans of War of the Worlds, tapos Dune, tapos, di ba? 80s sci-fi, alien. The history of science fiction. And it's a comic book. So, from the time of Nikola Tesla, Jules Verne, yung mga unang... Oh, Jules Verne, things that led to the genre. That would be interesting, yun. Insightful. It's not in that way, inspired ng scientist, yung comics. Yung iba, Pero ano, ito, may isang tanong ako, maybe for how would you answer this kung if you were asked by somebody who's not really familiar with Filipino comics, how much influence is American comics sa formation ng Filipino comics? Huge, because sa kanila nanggaling yung art form. No. From mga leftover issues ng mga ng mga GIs. Kasi, di ba, we hail Francisco Coching as the Dean of Filipino Comics. And, parang, ayun, siguro naisip nung time na yun kasi parang panahon pa ng Amerikano, di ba? Tama ba? So, highly influenced siya. Noong early stages niya, cartoonish pa yung style niya. Mm-hmm. Kung makita mo yung exhibit nun sa Ayala Museum, yung evolution niya. Hindi ko nakita. May mga editorial cartoons, may mga magazine covers siya na yung ganun pa yung style. And then later, naging the Kuching we know the later stage. Well, I suppose kasi nung time na yun, kasabayan niya rin sina buhay pa sina Frazetta, sina, di ba, ng mga panahon na yun, like the same way na buhay ngayon sina Jim Lee. Mo, hindi yung pag-share ng information dati, hindi katulad ng instantly na... Yun nga lang, di ba? Mga years bago dumating kay Kuching yung ganung style. Kaya hindi siya ganun-ganun. Ang naaalala ko, isa sa mga major influences ni Kuching was Norman Rockwell. Sa anong magazine yun? New Yorker Post. Hindi ko maalala ko. Yung mga paintings. American paintings. Napaka-classic naman kasi ng mga gawa ni Rockwell. Tito, baka si Alex Ross. Mga slices of American life. Americana talaga. Pati yung mga pin-up girls. Siya ba yung gumano? Pin-up girls? Hindi pa si Rockwell yun? Mga bata yung kay Rockwell. I think siya nga yung gumawa ng karikatura na Santa Cruz eh. Yung red Santa Cruz. Di ba ano yung sikat na Thanksgiving? Nagka-carve naman ako. Siya na ba yung dalawang farm? Mag-asawa. Ay, hindi, yun? American Gothic. Yun. Ano pang gusto mong pag-usapan? Yes. I'll talk to sir in a couple minutes. Ano? Thank you. Eto, bibili. Ako bibili no rin wala. Gusto mo i-test mo na? Para hindi na ako bumaba. Pwedeng i-test drive ko. Ito. Ano bang tanong ko sa pag... ikaw, may tanong ka ba? So, ko sa paggawa ng comics. Wala naman. Hindi, di ba? Alam mo kasi parang you are active in creating groups about the community. Ako hindi. I used to be just an attendee sa mga ganitong events. And so doon ko nakilala itong creators. But eventually I joined the ranks kasi may
I made it na. First thing I did was a self-published short story na may 12 illustrations by Alex Lillo. So I self-published that. And then itong Alan Dallas is the one that got published by Comigem. So, yun yung participation sa comics ko. Pero, di ba, ang pinakamatinding ano eh, dapat pala tinawag natin lahat ng ano. Paano ba natin, di ba sasabihin natin, paano pa iigtingin palalo ang ano, ang comics sa Pilipinas, di ba? Kasi nung, well, I suppose, hindi naman masama na pag-diskusyonan yun at pag-talunan kung paano, di ba? Hindi naman, parang kung magsasucceed ka, di okay, di ba? It's just a matter of coming up with different ideas. Hindi, tsaka magandang ngayon, since maraming independent, maraming self-published, may kanya-kanyang diskarte. And if you're an observer, makikita mo yung kanya-kanyang method of creating and publishing and pushing their own product. So you can, if you have a keen eye, you can see how others conduct their business and how others, you know. Based on ano, what do you think is the most parang successful method right now? What kind of Pinoy comics are getting the most success as of this moment? If by success you mean sales coupled with awards, then si Comiket yung leading the pack. If you mean success in terms of reach or I don't know what other metrics you can use. I think, for example, itong si Tablay. So ngayon, yung nagsimula yan as a short novel, pero ngayon ina-adapt na ito comics. But she was very successful, si Kat Olan, author. Ah, si Kat Olan. Was very successful in self-promoting. With her advertising background, she knew how to, you know, promote herself online how to reach people with... Yeah. Well, kasama na rin siguro yung mga ginagawa na tarantadong kalpo, di ba? So, parang cultural influence. Although si TK, you hardly see him in front. He's always behind the scenes. He lets his work speak for itself. Siguro ang isang... Kasi hindi ko actually maiisip kung ano magandang itanong. Pero siguro parang ang magandang tanong is paano magiging present sa media consumption ang comics muli sa Pilipinas. Parang pag gusto kong magmalibang, hindi ako parang kasama yung pwedeng maging kapantay siya ng TikTok. Ganun. Wow, okay. So, Diba mahirap, no? Kasi yung TikTok, meron akong branch na question dyan. Ha? Meron akong nagpa-branch na question dyan. Ano? Dati kasi, yung newspaper comics, siya, sila Paul Medina, Manny Sabera, sobrang prolific sila. Kasi everyone was reading newspapers. Ngayon, lalo pa post-pandemic, alas wala na nagbabasa ng dyaryo. So what you guys feel about that? And is there something that can be done for that? For that art form, the newspaper comic strip. Kasi ang isang tingin kong problema dyan is the print medium is really in decline na rin talaga to begin with. So, dun pa lang, medyo hirap ka na. Even Marvel is having a hard time. Oh. Diba? I don't know about manga. Pero grabe manga. Manga? Okay pa rin sila. Diba? What is manga? Maybe we can learn something. Maybe. From what the Japanese are doing. That's true. Diba? Kung imbita ka ng Japanese guest sa vlog. Ano ko siya kakausapin? Pero kasi ang Philippines, nasa top 10 ng consumer ng manga. Ng consumer ng manga, diba? Isa sa mga bigat ng countries na. Kasi ano na yung books natin, manga style. And even in ano, sorry to left it. Siguro yun na lang ang last bastion ng si Ray. Ang print. Si Ray, dude.
manga style. Ah, yeah. Kasi he used to work in a manga studio. Oh, kaya ba? No. Baliktad din yung ito. Kasi parang siguro I would use the word masakit na sa mga Pilipino kasi is we had it back then, diba? Meron tayong kultura ng comics na tapos nawala, we lost it. And parang well, there are many who will argue na hindi nawala yun. Talaga? Like how? Hindi lang siya kasing ang tawag doon? Kasing laki na industry. Oh. Because many publications folded. Mm-hmm. But there were those who kept going. And like Funny Comics, diba? They kept on. Well, what I meant was, comics used to be a part of parang everyday culture ng Pilipinas. And it namula siya sa, doon sa status na yun. There's a lot of still web comics. I mean, mm-hmm. Hong Kong Flashbacks, Skite, mm-hmm. they're doing quite well naman in that medium. Mm-hmm. Maybe that is the future? Mm-hmm. Kasi Japan kasi, compare mo. Mga companies sa Japan, they promote manga eh. Mga big companies sa Japan, they promote manga. Pare, sa LRT nila dun, may nakapaskill dun yung mga manga. Anong latest na manga. Kaya sa mga big mga... Kahit saan ka mapalingon, may manga. Oh, government. Sa Korea, yung manga, di ba? Manhwa, di ba? Every corner dun, may bookstore na may reading area. Sa Korea. Ah, kasi ang alam ko, yung government sa Korea, sa South Korea, back in 2006 to, kasi my wife went there sa creative industry ng Pilipinas. She worked in government. Pumunta siya dun sa convention ng creative industry ng Korea. Meron silang dalawa ata na high-rise building na dedicated para paunla rin yung pop culture ng Korea. Kasama na dun yung K-pop, kasama na yung mga Korean novelas, K-dramas, at saka yung art, basically. So, ganun ka full force yung ginawa nila. Kaya, I don't know if the government subsidized content creation, diba? Pero ito yung nakapunta ako doon. Bawat corner may bookstore and parang mini library nagbabasa yung mga... Mm-hmm. Ayun. Ayun, sorry. Anyway. Isa lang pala yan. Ito yung... Ito yung ulang sa atin. Like, parang i-inculturate yung pagbabasa ng comics. Kailangan natin makuha natin ulit. Kasi kultura natin yung dati. Yun yung nawala nung dumating yung TV and other movies. 600. Siguro kailangan maging intellectual ulit ang mga Pilipino. Tingin mo kailangan ng intellectualism to appreciate comics? No. Bakit? No. It's unless magsusulat ka ng heavy gut sa erudition tulad ni Alan Moore. Sa bagay, no? Nasisingitan mo rin ang mga kung ano-ano. Actually, sa bagay, no? Diba? Pero kung magbabasa ka lang ng comics, you don't need to be an intellectualist. Maybe hindi kaya yung intellectual to hindi kaya yung mga comic, yung mga content creator natin are trying too hard to be intellectual. I don't think so. Hindi naman. Just having fun. Sa bagay, yun naman kasi parang yun ang managagawin mo eh. Kaya you need to create content that you can enjoy yourself. Oh, well. Yeah. Mababaw lang naman natin lahat eh. It can be dumb. Masaya siya. Anyway. I think if you're not intelligent enough to appreciate comics, then you have a problem. Yeah. The simplest comics, huh? Because really, you don't need to be, you know, a degree holder. Or... Mm-hmm. Kaya nga ginamit yun to educate and reach far flung cases before. Oh. Ano? Ito malupit to, Buhay Hospital. Ah, ito. Oh, hospital drama 'yan, nasa comics. So you really are a medical doctor? Yes, yeah. Sir. He's an MD. MD. And he's a high-tech MD. Talaga, what kind of my specialty is nuclear medicine. Ooh. Nuclear medicine.
Yeah. Pwede kong buwa ng superhero. Ano ba si Gamma Racing? Ito, okay na ta. Ay, wow. Magamit pa rin ba pet scan? Balik na ako sa table. Sige, sige. Salamat, Jay. Salamat, salamat. Mga nuclear, nuclear, di ba? Nuclear, literal yung nuclear yun. Yeah, nuclear material. May mga ano pa yun, isotopes. Oh, Gerald. Ano, next, sometime, maybe, I can talk to you. And, Sige, we can talk about not just comics, but medicine as well. Podcast? Oh. Podcast siya, Comics Mind. Oh. Comics Mind, di ba? Comics Mind Podcast. Oh, siya yun. Show, yes. Ah, really? Salamat, salamat. Sino ba nang guest mo? I've watched maybe 2 or 3 episodes na. Oo. Oh. Mga comics, ito mga to. When they were guests. Oh. Tapos, meron pa, may dalawa pa. Si Lainil, siguro. Baka si Budget. Diba, naging guest ko rin. Budget. May gusto mo rin. Si Segovia. Si Perf. Si Perf ni Gusto. Wait, what's Perf up to now? I don't know. I only talked to him once. And okay lang naman. Mukhang... Back in the day, nagpapanda-panda pa ako. Tapos narin ko si... Oh. Baka si Jay ang kilala. Rockstar yun eh. Oh, yes, Jay. Anyway, salamat. Nice. What's your name again? Carlo. Carlo San... San Juan. Dapat kumpleto. No? Sa bagay, no? Kaanos comics. Nagal na siya dito. More than 10 years. More than 20 na pala, sorry. 20 na pala. Kaya I brought it up. Kasi when we were young, dream ko talaga makapasok sa Manila Bulletin. Ganyan. Mm-hmm. And nung na-achieve ko yun, after how many years, nag-decline na yung readership na Bulletin. Parang nakapasok ko kasi NBA na pamatay na siya. Ganun din yung feeling. Sa ano? Saan ka ba lumala? Sa Manila Bulletin. Manila Bulletin. Nag-Manila Bulletin ako dati. Oh, really? No. That was 22 decades ago. 2004. Oo nga, 20 years ago. Okay. Pinoy Passenger, yung... title mo. Wala ako napapasok ko mister. Oh, yun. Si Sir Ronnie, yun yung isa sa mga ano ko talaga. Mga unang idol ko sa comics. Same. Si Sir Ronnie Santiago. No. So, ano yung parang editorial cartooning gusto mo? Editorial? No, I wanted to do comic strips. Strips talaga? Tapos I published this as a webcomic for several years as proof of concept para makapasok sa Panila Bulletin. Ilang collections na yun? 5 na ako. Yung second na sold out na. Daily pa rin ba yung ano? Yung labas ng comic strips? When I submit, pinapublish naman niya. Pero di ko nakayanan yung daily, oh. Especially after the pandemic. Mm-hmm. Okay. Yun. So siguro twice a week lang ako nakakasubit. Oh. So mukhang ko nga magbumalik ulit kay Sir Ronnie. Game siya, actually. Oh. No. Nahanap siya ng more artists. Mm-hmm. Sige. Nangarap ko rin pala yan kasi nung high school, may mga pa-contest yung, tawag doon yung newspaper. Oh. Sa ano, doon ako nagsimula. International inter-school yun eh, na contest. Sumali doon ako doon. Inter-school sa, or sa South ako eh. Sa ano din ako, sa ako, South din, sa Mindanao ako, sa Zamboanga. Not that South. Pata lang sa Cebu. Di ba parang minsan sa Manila pa, dito pa yung limutan ko yun eh. Dapat pala mag-boot to boot ako. Paano ba natin ililigtas sa comics? Grabe naman. Yan ang tanong ko, no? Hassle siguro. Baka mapalayas din ako. Anyway, yun lang muna. Yeah. Sige, salamat. Paalam. Kasama ko si Jerome. Magawa niya. Sige, Doc. Jerome. Contact me. Oo, sige. Siguro mga starting next month, I'll start contacting people na pwede ma-interview. Sige. Thank you.